Ito mga ka-best finds, so makikita mo rito malapit sa lock nitong bracelet. So hindi lang magnet test dapat ha yung i-rely nyo pag nag-check kayo ng gold jewelry. Kung ikaw ay first timer at meron talagang manloloko sa'yo at hindi mo alam kung paano kumilatis ng tunay na pinto, eh baka maisan lang nila sa'yo ito. Hi there mga ka-best finds! So for today's vlog, isang interesting topic na naman ang gusto kong i-share sa inyo. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa gold. Yes mga ka-best finds, pag-uusapan natin ang tungkol sa ginto. At alam kong maraming interesado sa topic na ito, mapabata, mapamatanda. Kasi sabi nga nila, di ba, even during the ancient times, ang gold talaga ay isang magandang investment. Sa panahon ng kagipitan, anumang gold na meron ka, eh talaga namang maaasahan mo. Either pambenta, pangsanla. Naalala ko nung una ako magkaroon ng gold na alahas, I was in first year college, talagang pinag-ipunan ko yon. Sinagsawa na ako ng susuot ng mga fancy. Kasi madalas talaga, pag bumibili ako ng mga fashion earring, susugat yung tenga ko. Kaya ako talaga nag-ipon para bumili ng gold na earring. Kaya ako, personally, I really believe na magandang investment ang gold. Sa mga hindi pa pala po nakasubscribe sa ating channel, Best Finds TV, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated pag may mga bago tayong videos. At para doon sa mga gusto ring mag-invest katulad ko, syempre, mahalaga talaga na yung pagbibilan nyo ay trusted. Ako, ever since mga ka-best finds, meron na talaga akong pinagbibilan ng alahas sa Shining Asset Gold Collection. Kasi sabi ko nga sa inyo, very important na trusted mo yung seller. Kasi alam naman natin, di ba, dahil nga very popular ang gold at marami talagang gustong magkaroon nito, minsan sinasamantala yun ng mga masamang loob. So sa mga gustong bumili ng mga alahas, lagi rin tayong mag-iingat at maging mapanuri. Kasi baka imbis ng ginto ang bibili nyo, eh makanso pala kayo. I-share ko rin sa inyo kung ano yung mga pointers, ha? Yung mga basic pointers na dapat alam nyo pag bumibili kayo ng alahas. Ayan, bumili kami ng mga gandong alahas dito sa Quiapo para mamaya ma-compare natin. Ate, mga stainless pa yan? O mga fashion lang? Ito? Hindi, ito mga stainless to. Stainless ko yan. So, ibig sabihin, hindi siya mag-prepaid? Hindi yan mag-prepaid. Pag mag-prepaid yan, pwede niya sabi sa akin. Pag-prepaid yan. Kano'n si ganito, te? Yung bracelet niya, 250. Yung necklace niya, 250. 250, wala ang tawad yun. Kasi hindi nangingitim, ha? Hindi po yung nangingitim. Pero may stainless na may nangingitim, ha? Class B ba yun? Ito. Pero hindi. Okay, may stainless wala nangingitim. Ito hindi talaga. Sabi ni Ate Manzana, ayan. Ito siyang, ito 90 pesos na wakabes. Tapos may warranty ka pa na? One month. One month. Eh, one month. May warranty yan, de. Warranty. Diba? Ano, quarantine ba? Ano ba yan sa YouTube? Oo, yan ba sa YouTube? Kaya mo patay dito. So ayan mga ka-best finds, nakita nyo naman yung binilhan namin kanina sa Quiapo, diba? So kung hindi mo talaga pinilatis, for example, nilagay yun sa isang shop o kaya tinatry na ibenta sa'yo, mapagkakamalan mo talagang ginto. Lalo na kunyari, first timer kang bibili. Pero kung titingnan nyo siya, ito yung binili namin, no? Magkano to? 90? Meron pa ito yung, ano yun, 90 pesos. Tapos may warranty pa kay ate yan, ha? So, ayan siya mga ka-best finds. Tingnan nyo yung color niya. Diba? So, kung titingnan mo talaga siya, eh mukha siyang ginto, diba? Kung ikaw ay first timer at meron talagang manloloko sa'yo at hindi mo alam kung paano kumilatis ng tunay na ginto, eh baka maisan lang nila sa'yo ito. Diba? Kasi ang ganda ng pagkakagawa in fairness, ha? Pero pag ito, tinabi mo sa tunay na gold, ayan mga ka-best finds, papakita ko sa inyo. So ayan siya mga ka-best finds, ito yung fake natin na stainless lang. Tapos ito, real gold talaga to. So this is 18 karat. So pag tiningnan mo naman yung kanilang kulay talaga, diba? Itong si stainless natin, masyado siyang mapula. Ayan, masyado siyang madilaw. Okay? Pero pag tiningnan nyo si 18 karat, ayan. Hindi siya gaanong mapula. Yun yung una yung pwedeng tingnan, yung kulay niya. Ang second naman na titingnan nyo mga ka-best finds sa alahas ay yung kanilang hallmark, yung markings. Ayan. Pag 18K,
eto mga ka-best finds, oh, makikita mo rito malapit sa lock nitong bracelet. Ayan, mababasa mo ng malinaw na malinaw using a magnifying glass o kaya yung loop 750. So it means 18 karat gold to. So 750 kasi 75% gold siya. Kasi ang mga alahas, minimix din sila ng ibang metals para nga maging matibay. 75% nito ay gold, kaya 750. Ang mga popular lang naman dito sa atin, eto nga, yung 750 means 18K. 21K, makikita nyo 875. Meron din naman nagsusulat ng 18 karat, yun, 18K. Yan, nakalagay ganun, o kaya 14K. So, pwede rin ganun yung hallmark dun sa alahas. Pero make sure mga ka-best finds na malinaw talaga siya nakasulat. Kasi makikita nyo rin, merong mga fake na may nakasulat din na 750 o ng 18 karat. Pero makikita nyo blurred yung pagkakasulat. So pag ganun mga ka-best finds, medyo magdalawang isip na kayo. Eto mga ka-best finds, yan, nakikita nyo yung earring na yan. Sobrang liit nito, diba? Sobrang liit niya. Nabili ko rin to kay Shining Asset. Nakalock siya. Alam mo, gustong-gusto ko to nakalock kasi nalalock ko siya, yan o, parang mescro siya. Kasi madalas akong mawala ng earring. Siguro ka-best find sa totoo lang, nakakatatlo na siguro kung nawawala. Yung nawawala yung other half, di ko alam kung saan nahulog. Di ko alam, yung isa during shower, nahulog sa drain. Ayan. Pero anyways, di ba, napakaliit niya. Pero dito, sa tangkay niya mismo, nasa na yun? Ayan, di ba? Etong hikaw na to, napakaliit na niya. Pero pag sinuri mo talagang maigi yan, pag chinek mo talagang maigi, dito sa pinakatangkay niya, ayan, makikita mo rin 750 at malinaw na malinaw. So, yan talaga yung palatandaan na eto ay real gold. So, sa mga hikaw, mga ka-best finds, pwede nyo nga siya makita rito sa tangkay. Yung iba naman, dito nilalagay sa pakaw. Tapos pag mga loop naman, katulad nito, ayan, dito rin sa tangkay nila, nandun yung kanilang hallmark, yung purity ng kanilang gold content. So, etong hikaw na to mga ka-best finds, eto nga kay Shining Asset ko nabili, alam nyo maganda rin to sa mga bata kasi hindi mahuhulog sa kanila. Ayan, because of the lock. This is a very special design. Pero sa mga alahas na hindi totoo, katulad nito, itong ating stainless, ito, hindi mo nga siya makikitaan ng stamp. Wala siyang hallmark kahit saan. Kahit balibalik ta rin yung man yan. Wala siyang hallmark. Tapos, ito namang hikaw na to. So, ito naman mga ka-best finds, tingnan nyo. Meron naman tong hallmark. Ayan. Meron din siyang hallmark, pero ang nakalagay naman sa kanya, ST14K. Kasi etong hikaw na to, hindi siya real gold. Stainless lang siya. So, yun din na. Watch out kayo pag tiningnan nyo yung mga hallmark, yung mga katulad ng ST, means stainless, GP, gold-plated, ayan. At eto pa yung mga ibang hallmarks na you must watch out. Ayan. Ibig sabihin yan, hindi mga real gold. Tapos, pagbibili rin kayo mga ka-best finds, i-check nyo rin for any discolorations. Ayan, tingnan nyo tong ating stainless. Meron siyang konting itim dyan. Ayan, meron siya dito. So, although yung kanyang body, mukha talagang gold, mukhang ginto, di ba? Pero, meron siyang mga, pag sinuri mo talaga siya, pag chinek mo siyang maigi, meron siyang mga slight discolorations. Ayan, no? Meron parang nangingitim na konti. Tandaan nyo mga ka-best finds, pag real gold, wala talagang discoloration. Yan, tingnan nyo to. Malinis na malinis siya. Kahit saan nyo siya tingnan, kahit ganyan-ganyan ninyo. So, all gold lang talaga yung makikita nyo. Eto mga ka-best finds, sobrang tagal na nito sa akin. At madalas ko itong gamitin, mapawisan, pero kung titingnan nyo talaga, wala pa siya nagiging kahit na anong slight discoloration. So, yun yung maganda sa gold talaga. So, kanina mga ka-best finds, color and hallmark yung tinignan natin. Ngayon, yung second test na dapat nating gawin ay yung magnet test na tinatawag. Ito, very strong magnet. Sabi nga nila, pag gold, ayan, hindi talaga siya na mamagnet. So, pwede lang sa pinaka-lock kasi may spring yung lock. Kaya na mamagnet. Diba?
Pero the rest, ayan, hindi siya dumidikit. Pero dito sa ating fake, ayan, di ba? Kitang-kita nyo na dumidikit siya sa magnet kasi nga, hindi siya totoo. Metal lang siya, gold-plated. Ah. So, yan yung para sa ating magnet test. Pero mag-iingat pa rin kayo mga ka-best finds kasi like this one. Ito pure stainless. Gold-plated din, pero pure stainless. Diba? Hindi rin siya namamagnet. Okay? So, hindi siya dumidikit sa magnet. Ayan. So, hindi kayo pwedeng mag-rely lang sa magnet test. Even yung mga chromium nickel na tinatawag, hindi rin sila namamagnet. Kaya, diba nauso dati, kung matatandaan nyo, may mga coins tayo, yung 10 peso coins, yung mga gantong coins, na napabalitang may mga tao, I don't know if it was true, na nagtutunaw ng mga ganito, tapos ginagawa nilang alahas. So, kasi etong mga ito, hindi rin sila namamagnet. Yan. Diba? So, hindi lang magnet test dapat ha, yung i-rely nyo pag nag-check kayo ng gold jewelry. So, aside dun sa dalawang ngayon mga ka-best finds sa itinuro ko sa inyo kung paano nyo makikilatis ang tunay na ginto, pwede nyo rin gawin yung vinegar saka acid test. Kasi ang acid, vinegar, o even yung pawis, ha, pag hindi talaga real gold yung alahas, mag-iiba talaga yung kulay nito. And sa vinegar test, reminder lang na medyo tagalan nyo. Kasi minsan, pag maganda talaga yung pagkaka-gold plate yung sa alahas, hindi siya madaling nag-discolor sa vinegar test. So yung acid, pwede nyo naman itong mabili sa Shopee or Lazada. I-share ko na rin yung link kung gusto nyo bumili. May kasama ng stone yun. Actually, yun yung kinakaskas nyo yung alahas. Tapos talagyan nyo ng acid. Tapos pag nawala yung color na yon dun sa stone, ibig sabihin ay fake siya. Pero pag na-retain yung kanyang color, ibig sabihin ay totoo yung inyong gold. So ako, meron talaga akong binibilhan ng alahas. Kasi sabi ko nga sa inyo, very important na trusted mo yung seller. Bumibili talaga kami ng alahas kay Shining Asset. Matagal na akong bumibili sa kanila ng alahas before they only do distribution. Pero ngayon, alam ko nasa Shopee na rin sila. I-share ko na lang sa inyo yung link ng shop nila. So, ang nagustuhan ko sa kanila dahil meron silang online transaction, it saves me time para lumuwas at maghanap ng shop na minsan eh hindi mo nga sigurado kung legit. So, lalo na pag may okasyon, tapos meron kaming pagre-regaluhan at ang gusto naming iregalo ay jewelries. Kasi nga, alam nyo, especially for loved ones, talagang I do believe that you don't just give them gifts pag nagbigay kayo ng alahas sa kanila. You give them an investment na magagamit nila in the future. Dahil lang gold mga ka-best finds, hindi talaga bumababa ang value, bagkos lalo pa siyang pamahal ng pamahal. So ayan mga ka-best finds, I hope na meron akong na-share sa inyo. And please don't forget to like this video. Kung hindi pa po namin subscriber, please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Dahil marami pa po tayong mga best finds na i-share sa inyo. And I'll see you next week ka-best finds. God bless!